Hello guys, welcome back to my channel. For today's video, we're going to review a certain product and for us to see kung effective talaga siya, especially sa hair treatment at dandruff. So kung ikaw ay nakaranas sa nalagas ang hair mo, nagkaroon ng dandruff dahil sa stress o nagkasakit, ang video ito ay para sa iyo. Familiar ba kayo sa product guys na Aloe Grow Hair Shampoo? Kung nakikita nyo, ito yung product na ginamit ko. Medyo maliit na lang ang kaniyang laman dahil I'm using this for almost 3 weeks. But before I reveal if this is very effective or effective ba talaga, let us have first kung ano ba ang mga ingredients ito at saan natin ito mabibili. Aloe Grow Hair Grower Shampoo, guys, ay nabili ko sa halagang 380 pesos. Base sa mga review na nakikita ko or nabasa ko din, masasabi daw natin na ang product na ito ay fake or legit base sa kaniyang container. So, sa tingin ko, yung nabili ko ay original naman at hindi siya fake kasi kung napapansin niyo ang kaniyang the entire body of its container is dark green. Napaka-dark. Tapos yung bottom niya ay light green. Kasi sabi nga nila, pag fake raw, the body, the whole container here is also light. But in my case, it is a dark. What else? Aside from the color, sa baba naman ay makikita mo dito ang manufacturing date at kung when ba ito ma-expire. Sa aking case, it is November 2019 nung na-manufacture ang shampoo ito. Tapos mag-expire ito November 21. At sa likod naman niya, ay makikita mo ang kanyang ingredients, direction kung paano gamitin, ang distributor, at may sticker siya. So, ang Aloe Grow, guys, ay 300 ml. Bakit nga ba ako nakagamit ng shampoong ito? Ginamit ko ang shampoong ito dahil nung ako ay namimili ng aking rejuvenating set, yung supplier ko ay meron siya mga bagong shampoong dumating. Tapos ako ay naintriga dahil Aloe Grow. Kasi nababasa natin or alam natin na noon pa lang ay effective na ang aloe vera para sa hair loss or dandruff o mga problema sa hair. Kasi nung nakaraan nga, sa sinabi ko sa mga nakaraang video ko, ako ay nagkasakit na kung saan nagkaroon ako ng typhoid fever at talaga nalagas ang hair ko, guys. At napakanipis na ng hair ko. So, let's move on kung ano ba ang Aloe Grow Hair Shampoo. Kung ito nga ba ay effective, kung ito nga ba ay legit na makakaayos ang ating hair at scalp. So, 3 weeks akong gumamit ito at ang una kong napansin, guys, ay kung gagamitin natin ang shampoong ito ay medyo mabango siya. Pero hindi kagaya ng mga shampoo na nabibili natin sa supermarket na may fragrant talaga ng kagaya ng perfume or malakas siya. All natural yung bango niya. Pagkatapos ay mabula naman siya, maganda siyang gamitin, pero pagkatapos mong maligo ay ang una kong napansin ay medyo nag-dry yung hair ko, parang matigas siya. Sa aking case kasi, dahil sinusubukan ko kung effective talaga ito ay hindi ko siya hinahaluan ng conditioner pagkatapos ko maligo. Ito lang talaga ang ginagamit ko. At pagkatapos mo namang maligo, ay hindi naman literal na talaga matigas yung hair mo or mahirap suklayin. Okay naman siya, pero pagkatapos mo maligo, yung na-dry na siya, doon ko nakita na para siyang yung hindi nabasa, para siyang nag-dry. Pero, ang magandang news na nakuha ko dito ay pagkatapos ko siyang gamitin,
nung nadline na yung hair ko ay para nagbo-volume siya, guys. Nagkikita niyo nga, oh. Di ba may color yung hair ko? Napaka-clear ng color dito, as in blondy hair. But ngayon, kung nakikita niyo, marami ng black hair, tapos mga baby hair na tumubo. Ayun, oh, napakarami. Kahit tanggalin ko ito. So, para sa akin, ang product na ito ay very effective at I highly recommend ito sa mga may problema sa buhok or yung nalalagas ang buhok. Hindi lamang yan ang napansin ko din na yung mga dandruff ko ay nawala at okay naman yung scalp ko, hindi na siya ganun ka dry at matagal din siyang maubos. Tapos, isa sa gusto ko dito sa shampoo ito ay sulit yung perang binayad mo. Kasi kung makikita natin sa mga pharmacies or saan na marami nagbebenta ng mga hair grower ay yung price ng product ay nagre-range ng almost 500 up. At sa case na ito, ang Alogrow na shampoo ito ay 380 pesos lamang. Diba sa halagang 380 pesos lamang ay meron ka ng shampoo para matulungang tumubo ang buhok mo, mawala ang dandruff at maging okay yung scalp mo. So, paano ba ito gamitin, guys? So, gaya ng ordinary shampoo or yung mga shampoo na ginagamit natin na mabibili sa mga supermarket, pagkatapos mo basain ang hair mo ay maglalagay ka lang ng small amount sa kamay mo, irarab mo sa hair mo at sa scalp, then babanlawan mo at ganun lang din ang paggamit nito. Aside from that, ano ba ang mga ingredients na meron ng Aloe Grow Hair Shampoo na ito na kung saan isa sa nakakontribute na naging very effective ito? Una, guys, meron itong aloe vera, patchouli, gugu, minoxidil, butane, argan, vitamin E, grapeseed oil, castor oil, at almond oil. So, kung isi-search natin siya sa Google or sa internet, guys, ang lahat ng nabanggit na ito ay may factor or merong mga benepisyo na maaring makatulong sa pagpapatubo ng ating hair at pag-ayos ng ating scalp. So, uulitin ko, ang product na ito para sa akin ay very effective at nire-recommend ko ito sa nakakaranas ng hair loss dahil sa puyat or sa stress, sa mga problema or yung talagang natural lang na nalalagas na yung hair, lalong-lalo na yung sa mga boys. Kasi sa aming mga girls, okay na malagas ang hair kasi hindi naman ganun ka, hindi gaano mapapansin. Pero yung sa mga boys, kagaya ng yung parang wala na talagang buhok or sa Visayan pa itinatawag na uupaw na. So, I recommend this one. So, yun lamang, guys. Sana may nakuha kayong information tungkol sa Aloe Grow Hair Shampoo. See you on my next video. Bye-bye!